Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung question ni Miss Ann Cate. Anong sabi po niya? Pwede po bang i-divorce ang irresponsibleng asawa, yung umaasa na lang sa babae sa lahat ng bagay, buhayin ang mga anak? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So, sagutin po natin yung tanong po ni Miss Cate, Ann R. Cate, about divorce. Sabi po ng batas, normally, wala pong divorce ang Pilipinas, except sa tatlong bagay. Una, yung tinatawag na foreign divorce. Pangalawa, yung tinatawag na Muslim divorce. And pangatlo, yung tinatawag na legal separation, which is actually a relative divorce. But normally, walang divorce po ang Pilipinas. But, kung yung asawa mo isang irresponsible, walang plano sa buhay, iniiwasan ka, tapos walang plano sa iyong mga anak, ang possible option dyan is nullity of marriage. But not because irresponsible siya bilang isang asawa. Not because irresponsible siya bilang isang magulang. Kung hindi, siya ay may tinatawag na psychological problem o yung tinatawag na psychologically incapacitated. But kailangan, yung psychologically incapacitated, kailangan grabe, incurable na, wala nang pag-asang mabago. Ibig sabihin, nandyan na po iyan sa system niya yung pagiging psychologically incapacitated niya. And pangalawa, yung psychologically incapacitated niya will prevent him or her to comply the essential marital obligation of marriage. Ibig sabihin, hindi yung pagiging irresponsible will be the grounds for nullity of marriage, but yung pagiging psychologically incapacitated mo. So, ibig sabihin, yung psychologically incapacitated, of course, yung irresponsible will be an evidence of yung tinatawag na psychological incapacity. But kailangan, yung psychological incapacity, yun ang dapat natin papatunayan sa court. Ibig sabihin, kailangan natin ng isang psychologist, kailangan natin ng mga witness to prove na yung asawa mo may psychological problem, hindi buang asawa mo. Iba yung insanity, iba yung tinatawag na psychologically incapacitated. Yung insanity, hindi niya alam yung mundo, hindi niya alam yung katotohanan. Yun ang buang. But if you are psychologically incapacitated, alam nila ang katotohanan. But hindi nila matanggap yun, hindi nila nakikita yun because of their psychological incapacity. And kailangan grave, incurable, permanent. Kung pwede pang mabago, pwede pang maayos, pwede pang gamutin yung pagiging psychologically incapacitated ng asawa mo, pwede ma-dismiss yung tinatawag na nullity of marriage petition mo. Kailangan i-prove mo sa court na wala nang pag-asa mabago ang asawa mo, wala nang pag-asa siyang maging tapat na asawa, tapat na magulang, kasi may problema siya yung tinatawag na psychological incapacity, and kailangan natin i-prove yan sa court. Ibig sabihin po, ang tanong dito, pwede bang i-divorce? Hindi pwedeng i-divorce, but pwedeng filean ng nullity of marriage. But kailangan i-prove na yung pagiging irresponsible niya, yun ang tinatawag na manifestation na siya ay may psychological incapacity. Kasi pwede naman siyang irresponsible ngayon, but bukas okay na. Ibig sabihin, hindi all the time, may problema lang tuwing first week ng buwan, but second week, third week, okay naman. So, hindi ganun ang tinatawag na irresponsible. Kailangan, nandyan na po yan sa system ng isang tao. That's why, hindi niya kaya maging magulang, hindi niya kaya maging asawa. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and please share, subscribe, like my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. And please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po,
0929-206-203 or please text, call, WeChat, Viber, WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or mobile number natin. Another mobile is 0932-88-56203. Thank you po.